para maitsan po yung mga problema natin sa buhay. Sabi, tulad-tulad ka, lagi-lagi ko nga sinasabi sa inyo, mahirap pong matigok na nakasimangot. Pangit nyo tingnan sa kabaho. O, diba? Imagine nyo na lang, nakakabaho ko, nakaganyan kayo sa kabaho. No? Mantik bumugay. Sabi niya. Pwede, balik ka dito, pwede. Yan. Madam Del Cabarly, good evening. Commercial presenter Alex Glaisa, Migalap Sarat Pam, Balmawe official. Thank you so much po ha, Manay, Manay Balmara. Alam mo, nilibre kami nito pa di sa ano, sa kumain. Tapos, ito na, pagdating doon sa restaurant, nag-order na kami, kanya-kanya na kami order. Nag-order ako doon ng ano, yung baka pa din, ay ninaw. Ninaw ng baka. O, parang ganun. Tapos tinanong ako ng waitress kung ano ba yung medium light. Ano nga ganun-ganun? Hindi ko alam. Tingin mo sa akin. Large. Ano ba yun? Ano ba yun? Yung ano? Yung lulutuin. Tinanong ako ng waitress. Yung pala, ang ibig sabihin pala nun yung ano, kung luto o kung may dugo-dugo o kung tutong-tutong. Ano ba yun? Ano ba yun yung ganung order? Nahiya ako din sa ano, nahiya ako din. Siyempre, di ako naghalata. Alam ko kung wari. Buti na nakatabi ko siya, kay Ate Van Mari. Sinabihan niya ako. Lagi sa bundok. Ano ba? Ayun, yun. Yun, steak po. Kinain yung medium rare or well done. Ayun, yun. Yun, tinanong. Yung medium rare daw o well done. Nini sermonya ha. Yung sa gabi, huwag na natin pag-usapan yun. Nipix mo na this one. Bakit ang sabi? Nurek mo na. Lakas okay. Pa si Sir Alex sa paggabi. Malaka tumilik. This is a line. Pero kung mga usapan kung ano-ano man yung mga bungkal-bungkal. See you soon, Biba. Paano naman ikaw di matakot sa asuwang? Talagang hindi. Ikaw nga nangangasuwang eh. Biro ko lilipat galing Hong Kong, may aso ba nilang dito sa Talisay? Bibigyan niya, ano, nag-aanap siya ng privacy. Ay! Naiintindihan yung... Nag-loading ako pa din. Hindi, Patrick, Daddy! Tama yun, kasi dun talaga, kahit anong atungal mo dun, hindi wala makakarinig. No? Dalawa lang yung kapitbahay mo dun. Nagtaka lang yung siguro yung kapitbahay. Parang may nakitang multo yung aso natin. Mayroon magkaman. So, kaling ang BPB Hong Kong, ayan. Knowledge become from experience, yan. I remember that something when I was there in Seminari that always stayed our prof that our knowledge become from experience. Like for example, the whole paper, blank paper, diba? So, wala siyang sulat. Black po siya, pero pag sinulatan mo na siya, magkakaroon ng sulat. Ganun daw yun. Kasi, nung nag-defense kasi ako, pinili ko kasi yun, na knowledge became from experience. Mag-defense ako din yun, parang thesis. Ganun. Nireject ko yung knowledge ng tao galing sa Panginoon. Nireject ko yun. Kasi, paglaban-laban mo yung mga philosopher, doon ako naniwala na ang knowledge ng tao galing sa experience. Yeah. For example, For example, yung bata, wala pa siyang idea. Pag nakita siya ng apoy, di, wala siyang alam, wala siyang idea kung mainit ba yan o hindi.
So pag once na hinawakan niya yan, magkakaroon na siya ng knowledge. So ibig sabihin, nalagyan ng utak niya ng knowledge. So pag inulit mo pa, ayaw niya ng bata kasi napasok na siya. So ibig sabihin talaga, ang knowledge bitin pang experience. O diba? Tulad yung ganito, o, may nagturo sa'yo? Yung ulit-ulit natin. Hmm, diba? Hindi siya mainit. So na-experience mo. Experience mo yun. Nasarapan ka. Ay, nulit-ulit. Ano na ba siya? Boom, dance. Pag mo siya nung gumalang, ay masira yung engine natin. Isa na lang. Isa na lang po ito. Dito, magpan-run. O, mag-shout out muna. Linte. Yan na, lids na, lids. Ayan po, may galap shout out. Eliha Bans. Tama yan pa, de. Kasi tama yung sinasabi mo. Kasi ano yun eh. Parang cooking. Oh, di ba? Cooking is science. O, tama. Ang pagluluto po ay hindi po inaaral. Iniimbinto. Oh, tama, tama yun, tama. Iniimbinto naman talaga. So, cooking is science. Yes, like a science. I'm right, thinking. We right. What is this? Eat? Eat? Pang suwawa, magpangit. Okay. Ano? Ang usap, hindi tatawa, baka magpangit kayo. Magpangit kami pag tatawa? Yes, ikis yung tawa. Ay, ikis? Oh, what would you, what would we do? Check ng ganito, nung usap. Ah, usap lang. Hindi tawa. Paano kami maging, paano kami mag-enjoy niya kung hindi kami tumawa? Yeah, just right. Baka maggalit ako. Ay, you be, so, become angry? Thinking? I angry to you. Oh, why? Because tatawa kayo. Yeah, laughing is good for me. Oh, good for you. No. Yeah, laughing is good. Hindi yan check. X yan. Ay, ganun? Ay, ganun ba yun? Ah, so, sige. Ano ba yung mga ibang ikis para aware sige, kami? Sige. Ano pa? Pusa. Oh, okay. Tapos? Walang tawa. Baka mapangit pa kayo. Pangit? Pangit na nga kami, hindi kami tatawa. Hindi, nagsisinungaling ang bata. Ulit nyo? Bawal tumawa! Nakikita ng bata ang katutuhanan. Si daddy na, nakakatuwa na yan. Hindi naman, kasi masaya nga kami. What will you do? We crying? If you happy, what will you do? Crying or laugh? Oh, diba? If you happy, what will you do? Usap, hindi tatawa. You, if you happy, what will you do? Tatawa. Oh, di ba? I'm happy. That's why I tawa-tawa. Okay? Usap lang, bawal tawa. Ganun? Ganun pala yun. Pang angry, pang fight, angry ako. Hmm. Daging opo. Oo. Hindi, oo, opo. Ah, opo, opo. Ah, opo. Sige po, sige galit po. Galit na ako tayo. Ah, hindi po, hindi po. Opo. Tawa kayo ah. Okay na, okay na. You go inside and continuous your doing yourself and mind your own business. Okay? Ang tuwawa, galit ako tayo. Ah, opo. Opo, boss. Ang higpiti, boss. Ang hirapan man tumawa na hindi kayo ingay. Sige nga. Oh. Ikaw nga. Walang ingay. Paano tatawa? Walang ingay? Chiriki. Hindi tumpasya natin, chiriki. Kaya sa masugid nating matugid namin taga-subaybay na nagpadala po ng liham, kaya lang po ayaw niya po ipabigkas ang kanyang pangalan. Dahil gusto raw po niya na itago yung kanyang pangalan. Kanyang pagkatao. Yan. Dahil po doon, siyempre, sinusunod naman po namin kung ano yung kanyang kagustuhan. Yes. Siya po ay itinago namin sa pangalang Roda Official. Tip na sip ka na po dyan, madam. Nag-alias na po kami. Hindi na po kami nagpangalan. Para po yan sa iyong kaligtasan. Privacy at sa iyong personalidad. Yan. At sa iyong private na buhay. Privacy. Kaya Roda Official, huwag ka nang mangamba kahit kailan hindi po lalabas ang pangalan mo dito.
Marites ka daw. O, hindi kami nagmamarites. Yung sabi. Si Ima Marcos. O, hindi kami nagmamarites dito. Bawal po dito sa channel namin ang maritisan. Stress, bawal po dito. Dito po ay good vibes lang po. Tawanan at sayahan dito sa Canto Radio. Kahit kailan, bawal po dito M, ang maritisan. M. Rylan Popper Migalab shout out. Huwag magpaniwala sa Marites. Ha ha ha. O hindi namin ninaluan ng Marites dito, Kalinga Prike, ang aming malaypa, aming programa. Kasi ito po ang Canto Radio ay ang tanging hangad lamang po ng aming programa dito sa Canto Radio ay makapaghatid ng good vibes, saya, ngiti at ligaya sa aming mga masugid na tagapakinig. Ay, ito ko lang itikiso ng mito kay Judith Enriquez. Okay na sana, maraming bata ang nanonood, baka pwede palitan yung words na kantutin nyo. Di magandang sabihin, sorry kung. Ay, hindi po, yung utak nyo lang po ang marumi. Diba? At ito po naman po, live namin, ay hindi po dito kasama ang mga bata. So, kapabayaan po ng magulang yan. Kung mayroon pong minor na nanonood sa amin, ha? Clarification lang po. At ang tenyo naman po ay totoong watch po yan, lugar po yan na kung saan matatagpuan po sa Nueva Ecija. Tama po ba din? Nueva Ecija? Oo. Tenyo. Campo Tenyo. Yan po, ha? Alam mo na general para mas... General Camp Tenyo. General Camp Tenyo. General Camp Tenyo. Alam nyo kasi, tambawa ganito, papaliwanag ko sa inyo, no? Ang nagpaparami po kasi sa mga tao is ang isip lamang. Halimbawa, for example, ito pa din, tatanungin kita. Bawa, ito, ano ang tinuturo ko? Ano ibig sabihin ito? Hindi, example lang, ito. Mata. Ito. Hello. O ito. Didi. O ito. Tuy-tuy. O, diba? Ang nagpapasira lang po sa mga tao is yung kaisipan. Baka sabihin ko na lang, kahit sabihin na lang natin, ang words na kantot. Kantot, kantutan. Hindi po yan masama. Kasi ginagawa po yan ng tama, ng tao. Sa ano nang nagpaparami ng isip? Yung tao lang po. Ginagawa niya ng masamang kaisipan kung anong ibig sabihin ng kantutan. Oh, wait na lang, umili ka na. Hindi, clarification lang ito. Pati. Ah, clarification. Diba? Yun po ay hindi po masama. Nagiging masama lang po ang isang bagay kung sasamahan natin na masamang pag-iisip. You know? At ito naman po, ang aming live po ay wala pong bata dito. So, nasa magulang na lang po yan kung manunood sila. Kasi dito po ang nakalagay po dito. Ayun pa rin yung hindi kasatok yung bata. 18 years old ka pa ba? Ano? Di ba po maglalag? Not for kids. Not for kids? Ayun, di ba? O, di ba? Nakalagay doon. 18 years mo yung 18 pataas. O, di ba? So, kung mayroon man po nanunood na bata, ikapabayaan po ng magulang yan. That is a clarification only, ha? Wala pong magsama ng loob dito. Dahil ito pong Canto Tenyo ay, ano po yon? Lugar po talaga yan sa Nueva Ecija. Di ba? Ayan, tapat na po sa inyo, mga Canto Tenyo. Ha-ha-ha. Ano yung pinapaliwanag ni Ricky? Ano pinapaliwanag mo, Rick? Rick, anong pinaglalaban mo? Ano pinaglalaban mo, Rick? Wag magpani... Ay, anasan na ba yun? Ano sabi niyo? Basta dami dito, masaya kami dito. Sa tawanan, kulitan, kaya wag ka na umiksi na pa. Ay, kalingap, Bill. Oh, relax lang, Bill. Uwi ka pa dito. Gusto mo yan. Bill! Bill! Malapit ka na umudel. Baka malapit mo makita. Ihatid kita sa ano, talisay. Talisay. Ayan ang Sweet TV Vlogs. Ayan, amiga-amiga lang siya. Who's Joy Station? Nagawin nating handumanan sa usa kaawit. Gikan sa masugid. Gikan sa atong sukintig paminaw. Mm-hmm. Gikan na sa layong lugar. Mm-hmm. Sa Saudi Arabia. Atong tagaan o pagtagad kining iyahang kaagi sa iyahang gugma na iyang gugmang giyatak-yatak. Gugmang giyatak-yatak. Magugmang ganyan. Sino mga Bisaya dito?
Relate ba kayo sa sinabi kong kandumanan sa usang kaawit? Marisa Alcantara, malaswa kasi. Ay, hindi po. Malaswa yan, ano lang yan, ang kaisipan mo, manay. Kung bibigyan niyo po ng masamang ano yan. Masamang kahulugan, malaswa. Ay, malaswa talaga. Mm-hmm. No? Pero lahat po ng... Lahat po ng mga binabanggit namin ay kaya namin ipaliwanag kung saan nang galing. No? Ayan naman po ay ano yan, no? Part of Pants Line. Yes. Right? Diba? At pag pumasok po kayo sa isang comedy bar, bawal po ang pikon. Yan po ang unang pinapaalaala ng mga komedyante. Bawal ang pikon. Pag ikaw pikon, paingon ka gawas. Kung gusto nyo po, punta taray sa Mi Baisiha, palitan nyo po yung barangay doon ng... yung kanto ng tenyo doon, napalitan nyo. Pwede yung request doon kay BBM. General Tenyo. Hoy, ano yan ha? Si General Tenyo po ay isang... Historical yan. Historical po yan. Historical place yan. Yung, si, sa mga hindi po General Camp Tenyo. Siyempre, sa mga... sa mga komedyante kasi. Si Tenyo po ay sikat sa mga komedyante kasi... Ay, lahat po ng lugar ay may mga istorya ng buhay, no? Yes. May mga kwento. At lahat ng lugar pwedeng gawa ng katatawanan. Katulad po ng pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. Tama, tama, tama. O, ano? Saan? Sa Manico Bridge. Mali. Saan? Hindi mo alam yung pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas? Eh, yun napakakalam ko, pakialam mo. Wala ka pa. Ay, bakit mo kukunta? Hindi yun ang alam ko. Wala ka pala eh. Huwag ganun! Huwag makukukuntra niyo! Huwag makuipahiya dito sa mga biomas natin! Yun ang alam ko eh! Pag ganun, pat na tayo sa kayo lang muna lang! Pwede mo naman ako kindat-kindat na lang! Pwede mo naman ako kindat na lang kung mali ako ah! Naglaban! Ganun! Oh, diba? Oh. Alam mo pala eh! Eh bakit tinanong mo pa sa akin? Hindi ka ako nakakaalam! Manahimik! Oh hindi! Hindi! Masama lang! Agree na lang ako tayo inyo, pagkuhan tawa kayo. Lucas, sa loob. Wawa kayo. Close the door. Sige po. Okay, close the door, yes. Okay na. We are not laughing anymore. Close the door. Sino kaya makapagsabi dito? Sino ang may alam sa pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas? Ano to, patapat bridge ng Ilocos? Sabi ni ano, ni Red, hindi. Red, here. Hindi. Tawa-tawa kayo. Ano ba? Ano ba pinakamahabang tulay? Wala silang alam. Wala silang alam. Kung ako, nagdududa naman ako nito, partner. Wala silang gulang. Ang gulang guwag. Yes po, Lulutin Plaza, wala namang problema sa amin. Kaya naman namin ipaliwanag kung ano man ang ano. Lahat naman po ay ano lang. No? O, San Juanico nga talaga pa din ang pagkakalam. Hindi nga, San Juanico. Paliwanag ko sa'yo mamaya, pagka walang makahula dito kung saan matatagpuan ang pinakamahal sa buong Pilipinas. Bisaya? Hindi. Luzon? O, parte ng Luzon. Luzon? Lintik na tulay na yan. Warning na tulay na yan sa akin. Ikaw, wala akong tiwala pa di eh. Pag ganyan mga question mo. Ay, naku, hindi mo talaga alam. Ayan, Lenny Sermonia. Yan, nakita naman kayo ni Mayor King. Wala nakasagot, no? O, puro sila San Juanico dito. San Juanico naman talaga. Taka lang ngayon San Juanico. O, sige, paliwanag natin na kasi tumatakbo yung oras natin. 40 minutos na tayo. Yan. Ang pinakamahabang tulay pare sa buong Pilipinas. Hmm. Nagdudugtong mula Bulacan papuntang Pampanga. Subukan mong tumawid sa San Juanico Bridge. Magdala ka ng itlog. Pagdating mo sa dulo, kung maging sisiw ba yan? Hindi, di ba? Na, sinasabi ko na eh. Pag galing ka ng Bulacan,
bitbitin mo yung itlog. Pagdating mo sa Pampanga, pagbaba mo Pampanga na yun, nandulo ron. Yung itlog na dala-dala mo, sisiw na yun. Sabi ko na eh. Sino ka Pampangan dito? Sabi ko na, may nagsabi na dito, Pampanga. Mayroon sa'yo Pampanga dyan? Meron yun ko, si Lia Buena. Ibig sabihin, narinig niya yung pinto. Narinig ko na yun. Kasi usapan natin palit tunay eh. Wala, loading ka pa rin. Loading ka pa rin. Ato, mahaba nga yung tulay ng San Juanico. Magbitbit ka na itlog galing dito, papunta doon sa Tacloban. Pagtawid ng San Juanico kung maging sisiyo ba yung itlog. Hindi. Pero galing ka lang ng Bulacan, pati. Dala ka itlog. Pagdating mo doon sa dulo ng tulay, tanungin mo yung taong masalubong mo. Ano to? Sisiyo. Pag tumuloy-tuloy ka pa, ano na? Balot na. Pag tumuloy-tuloy ka pa, ano na? Manabong na. Dinte na. Dinte na tulay yan. Ay, grabe, di ba? Ala, loading yung paddy ko, ah. Dalaan mo yung itlog ng pugo. Pagkating doon. Ibon na? Ano to? Ibon. Iyong ibon ano doon? Itlog nga. Ang itlog sa Kapampangan, ibon. O ano yung ibon talaga sa Kapampangan? Itlog nga. Yung itlog nga. Ano ba? Ay, ang itlog ano sa Kapampangan? Ibon nga, ang tawag. Hindi tayo nagkakaintindihan. Sabi ko kasi, ibon. Ang itlog, pagdating doon, ibon ang tawag. O sabi ko, anong tawag sa ibon? Sa Kapampangan? Oo. Ano? Sisiyo. Gubo. Lente. Ayan kay Will Day Pilares. Kuya Alex, shout out. Ayan, shout out po. Meldy Pilares. Miguel Ab, shout out. Yulita Katakutan, shout out. Amigo Bato. Rupina Yamamoto, Miguel Ab, shout out. Ma'am Rupina. Rostica Escuton, shout out. Merlin Tolinteno, Miguel Ab, shout out. Kalinga Preke, nagluluha si Dil Cabarly. Grace Espiritu, shoutout. Rems OFW, Miguel Ab, shoutout. Kalinga Bill TV Hong Kong, ano ba? Ano na ba na una? Itlog o manok? Oh, sagot! Ano na una? Itlog o manok? Ano na una? Itlog o manok? Ayun yung malang kasagutan, padi. Mayroon! O sige nga, sagutin mo. Mayroon kasagutan yung padi. O, alian na una? Hindi yung tandang. Hindi magkaka-itlog kung walang tanda. Ano tama ako, Ben? Sige nga, pa-itlogin mo nga yung inahin mo kung walang tandang. Pwede rin, pwede. O, di ba? Na, napakasimpilo na. Itlog na, tapos ibon na. Propina Yamamoto, masakit yan ko. Jovelyn Pangilina. Katatawa. Salamat, salamat. Nora Malabriga, ayan, amigala, shoutout watching from Kuwait. Ayan, shoutout po sa mga kababayan po nating mga OFW. Ayan, Lia Buena, Lia Buena, hayop ang ibon sa Kapampangan. Sa Kapampangan. Ah, hayop, o, yung ibon hayop. Ah, okay. Magdala ka ng ano, magdala ka ng itlog at saka ibon. Galing ka ng Bulacan. Hayop. Saan galing ang hayop na yan? Hindi. Hayop na ibon na yan. Di. Anong klaseng hayop na ibon na yan? Hindi. Basta magdala ka ng langgam. Ng ano? Ng ano yun? Itlog. Itlog at saka ibon. Yung ibon. Saka itlog. Dalawang kamay. Hayop kasi ang ibon eh. Ganyan sa lubong kapag tayo mo sa tulay ng galing Bulacan, kapag tayo mo din sa dulo, pang ganun eh. Tanong ka kaagad. Ma'am, ano to? Hayop na itlog yan. Ha? Ganun. Oh, ha? Oh, baka masamain nyo na naman po yan. Totoo po yan. Okay, Yamamoto, shout out. And uy, andito naman yung ambunot. Rhea Poroya, shout out. Andito ang buko pandan.
Hoy mga Teletubbies, anong pinagsabi niyo sa akin kanina? Sino to? Mga B1, B2 ito, balatahin ko pa. Ay, Ate Rosalia, shout out Ate Rosalia. Wala kami sinasabi. Ang sabi namin bagay na bagay sa'yo yung kulay ng buhok mo. Miles Tamayo from Del Cabarle Vlogs, Jonaline. Jonaline at Shurina. Shout out. Ma'am Del from Rupina Yamamoto, hello. Ay na... Noemi Tugadi, shout out na Madam Ramdil Cabarle Vlogs. Oo nga, saan ba galing ang tandang? Hindi ko nakaisip niya Rupina ay ano, eh, palingap din. Hindi ikaw magsagot. Para pa lupa. Sa kinakulo namin dito, mag-isip ko may mga tayo. Nahirapan na nga ako sa mahabang tulay ito. Tatanungin mo pa ako. Ang tandang, mahala ka. Ito naman. Ano ang pinagkaiba ng itlog sa balot? Kade? Hmm? Anong pinagkaiba ng itlog sa balot? Itlog sa balot? Anong pinagkaiba? Ano? Yung laman. Mm-hmm. Paano mo nasabi ng laman? Kasi pag buo yun, pares lang silang itlog, bilog. Mali. Bahala ka, basta yun sa akin. Problema ko. Kayo, ano ang pinagkaiba ng itlog sa balot? Mali na kung mali, basta yun sa akin. Bahala kayo dyan. Uy, ako nga nag-isip kanina ng maabang tulay. Kasakit pa ulo. Kasakit pa ulo ko dyan kakaisip. Basta ano ang pinagkaiba ng itlog sa balot? Pwede ako nga nag-isip kanina ng tulay. Bente na. Huwag mo nang dagdagan yung isip. Nag-iisip pa ng ibang... May sabaw ang... balot, ang itlog wala. Meron din yung sabaw pag hilaw, mukhang mabuhos yun pag binasa. Ang itlog galing sa manok, ang balot galing sa itik. Pa rin. Bala ka, kung mali, basta yun yung sa kanya. Ako na, herit na. Bilisan mo na, matatapos na yung oras natin sa balot at itlog. Ano yung pinagkaiba ng itlog sa kayong balot? Ang itlog kasi, ang buhok sa labas. Ang balot, ang buhok sa loob. Bisik na gulay siya, lumabas pa. Tama. Ang itlog kasi, sa labas yung balaybo. Yung balot, sa loob. Bisik na itlog na yan. May balaybo sa loob. Oh, di ba? Minsan, inahit pa. Warningan na naman tayo dito. Mahanap ka ng itlog na sa buhok sa labas. Sabi ni Rosalia kanina sa Elvis na pasabugin niya radyo niyo. Uy, balita katakutan. Wala naman kami, di ka naman namin nililibak, Madam Rosalia Katod. Paano kasi nag-ilis yan kanina? Yung unan lang na maraming dollar yung ano, yung unan. Mataharap. Tapos yung host, saan nagpunta yung host? Tumae? Nagano, nagtimpla ng buko pandan. Namunan niya nga yun eh. Sayang di nakapunta si Kuya Joey sa amin, malapit lang sa nagbahay namin doon sa Manapla. Kung alam ko lang, nabigyan ko sana siya ng seafood. Wow! Oh, malapit na sila dito. Desunod, pupunta kami doon. Saan yung bahay niyo banda? Anong street? Anong barangay? I-screenshot mo at tanungin natin. Punta kami sa January, mama. Puntaan namin yan. Malapit lang yan doon. Bro, ikaw na may sabi niyan. Ikaw pala nagsabi niyan. Tapos ihanan mo sa amin. Walang ganunan. Huwag ka magpangusga. Uy! Walang ganun, te. Huwag ka masyadong mag-judgmental. Kinawa mo naman na gusto yan si Ate Rosalia. Hindi, hanggat kaya natin mag-dipinsa, didipinsa tayo. Sige lang Kuya Alec, punta kayo sa amin, sabihin nyo lang ako. Wow! Junalin Aksyorina. Wala. Ano wala? Sige lang ma'am, PM nyo lang kami ma'am kung naamoy... Yeah. Time ma'am, i-PM lang sa aming page, FB para makabalumi, no?
Pagkat by January, mag-update naman kami kung kailan kami pupunta sa Negros. Yan. Lamig kayo na? Tugpo. Ha? Walang lasa yun? Walang lasa. sabi ni Maring Iloyo, kapanood ko yung vlog mo. O anong sabi, Mare? Pagkain ni Nitan, wala daw lasa. Sabi daw ni Iloyo, Maring Iloyo, tumpak! Wala mo talaga lasa, sabi niya. Kala ko na-open. Sa ngayon. Uy, dati, ano. Hindi, wala talaga ano yun kasi parang minadali namin. Ginanon niya. Lalo niya yung dinown. Pupunta ako dyan sa papasabugin ko Canto Regionyo. May dala akong pasabo. Galing pa ako sa Ukraine. Grabe naman to si Ate Rosalia. Paharang kita sa ano sa... Ay, Mami! Ano sa Mami Rosalia. Hindi, ipaharang natin doon no, sa ano sa boundary. May, Tabugun. O, sa Tabugun. Sa bomb squad unit. Sabihin natin, basta may dilaw ang buhay, may green. Basta makita niyo yung may green na parang ano, may lalo na parang bunot ng niyog na lalaya at saka yung kabila lalaya, yung iba yung kabila green pa. Yun na yun, positive yun. Basta may carabao grass sa ulo, yun na yun. Naging karabaw grass at karabaw grass. Oye ate, Ate Rosalia, sabugin mo me. Ayan, shout out kay Esponsilia Tere. Yan, Miguelab shout out at kay Irene Gondia, Route 100 Valeo, may aeroplano. May naging aeroplano, may nagkarayong, may nagkutsilyo. Ah, tawa na niya. Patay tayo. Kulamin tayo. Stop na, stop. Mami, okay. Mami Rosalia Katod. Alam mo ba si Rosalia Katod, ang bait niyan. Tapos yung buhok niya, bagay na bagay yung buhok niya. Noong nung kami ng kasal, green talaga sa green, pati yung kanyang bestida green, ang kanyang sapatos green. Pirmo talaga. Oo, tapos pinakita niya sa akin yung ilalim ng damit niya, naka-jersey kulay green. Jersey na short. Ang tawag kasi niyan pa di, ano, passionista. Oo, passionista. Sabi passionista. Ko nga, wag sa tatabigano, doon baka mapagkamalas ang pure gold. Mami Rosalia Katod, migalabsat po, labi-labi-labi po. Shout out po. Kailangan natin tumawa para maitsan po yung mga problema natin sa buhay. Sabi, tulad-tulad ka, lagi-lagi ko nga sinasabi sa inyo, mahirap pong matigok na nakasimangot. Pangit nyo tingnan sa kabaon. O diba, imagine nyo na lang, nakakabaon ko, nakaganyan kayo sa kabaon. Muntik bumugay. Sabi ka ako. Pwede, balik ka dito, pwede. O, bakit yung pag-anon, di ba? Bawat titingin sa'yo, ay, ano ba't gano'n nangyari? Di ba, nasa kulit na, nasa loob nga ng kabaong ng pinipo. Pagdungaw ng kabaong mo, saglit lang yun, magugulat kami siya. Ay, ano ba yan? O, di ba? Pangit talaga. Pero kung namatay tayo, natigok tayo na maaliwalas, wala kang saya. Problema. Nakaganyan kaya, no? It's my... Ay! Oh, ay, ang saya-saya naman ito nung namatay na ito. Ay! Ano, nakaganyan ka, oh? Pag doon mo siya sa kabahan, nakaganyan ka pa, oh. Oy, taro! imbis na malungkot yung dumunga sa tabaong mo. Lalaki yung dating, ba? Lalaki yung dating. Hindi pala kabahan. Siga! Pala. Siga! Pag dumunga niya, bakit? Oy, taro! O diba, yun talaga tayo, kailangan po natin tumawa at kailangan po natin kalimutan yung mga problema natin kahit sa maikling sandali. Ayan po, no? maraming salamat po sa isang oras na pagsama-sama. Yes, alam niyo po kasi mga kalingap, mga kaibigan, mga masugid namin taga-subaybay sa aming programa. Mm-hmm. Ang problema kasi pag dinlagay mo dito sa dibdib at saka sa isip mo, ang labas mo kasi niyan lagi kang tulala. At
una, ang kasunod niyan, laging mainit yung ulo mo, ayaw mo nang maingay, ayaw mo nang magulo. Pero pagka yung problema, ay huwag mong ilagay dito sa dibdib, dito mo nang ilagay sa isip mo. At tumawa ka lang ng tumawa. Huwag mo nang pasubrang tawa kasi mapagkamalan ka nun, delikado. No, pagkamalan ka, ikaw na si Dundun. Kailangan lang ano, kailangan lang magiging masaya ka lang lagi kahit may pinapasan kang suliranin sa buhay. Tama, tama. Yan. Ganon. No? Kasi ang Panginoon daw po ay hindi nagbibigay ng problema sa bawat isa sa atin kung hindi kayang lutasan. Tulad po ng problema ni Rosalia katod sa kanyang buhok. Yeah. Meron po yan kalutasan. Oo. Dinadaan na lang niya yan sa pakinding-kinding niya. Yung parang kiti-kiti pagka naka tumig lang tuktog, gumagang ganun ka. Meron yun sa video ni Din Baga. Oo. Di mo alam kung may langgam. Di mo alam kung kinakagat ng langgam dito sa may puwitan. Di gagawin. Alam mo yun, hindi lang yan madukot. Siyempre may mga tao kasi nakakahiya. Dinadaan niya lang yun sa ganun. Pero, totoo na may langgam, kinakagat sa puwit niya, ginagin-ginagin niya. Mamatay ka din ha. Mamatay ka na. Mamatay ka na dyan. Kanina ka pa. Ay, maraming maraming salamat po yun, no, sa isang oras na pagsama-sama natin. Thank you po sa inyo lahat. No?